Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. Unified Super Bantamweight Champion Naoya Inoue, inalahad ang mga plano sa kanyang karir sa mga susunod na taon. Sa ngayon daw ay target na niyang makolekta ang 4 na major belts para sa undisputed title sa 122-pound Super Bantamweight Division. Ngayon nga ay meron na siyang dalawang major belt, ang WBO at WBC, dahil sa pagkapanalo niya kontra sa dating kampiyon na si Stephen Fulton via TKO sa round 8. Nasa ating pambatong si Marlon Tapales ang WBA and IBF belt kaya tinatarget ng kampo ni Inoue na labanan siya ngayong taon. May mga rumors mga trops na sa buwan ng Disyembre plano isagawa ang laban. Sinabi ni Inoue na baka kailanganin niya ng 3 taon bago maka-adjust sa 122-pound division at kapag sanay na ang katawan nito ay pwede na siyang umakyat sa 126-pound. So mga trops, kung palaring makolekta ni Inoue ang 4 major belts sa 122-pounds ay posible na magstay pa ito ng 1 o 2 pang taon para sa mga title defense. Sa pahayag naman po na inilahad ng promoter at manager ni Inoue na si Hideyuki Ohashi, ay sinabi nito kung anong plano niya sa mga next fights ng alaga. Sinabi niyang kapag posibleng maikasa ang undisputed match nila Inoue at Tapales ay ito ang magiging priority. Habang sa susunod na taong 2024 naman ay pinaplano nilang magkaroon ng title defenses kontra kay Luis Pantera Neri at kay Cuadro Alas Jan Riel Casimero bago umakyat ng timbang si Inoue sa 126-pound para labanan naman ang WBO champion dito na si Robaisi Ramirez. May mga bali-balita mga trops na plano ng kampo ni Inoue na labanan muna si Luis Pantera Neri at ihuli na si Jan Riel Casimero. Bale mga trops, kumbaga sa video game ay parang final boss na dito si Jan Riel Casimero. Sa kabilang dako naman po tayo. Top contender Wonderboy Carl James Martin, balik laban na sa August 19 kontra kay Oscar Duque. Si Duque ay may kargadang 11 wins, 5 losses at may 4 knockouts. Hindi kagandahan ang record ni Duque mga trops, ngunit kilala ito sa ring generalship at pagiging matibay. Sa 5 talo nito mga trops ay hindi ito nagawang pabagsakin ng mga nakalaban at lahat ay humantong sa desisyon. Kaya hindi dapat magpabaya at magpakakumpiyansa ang ating pambatong si Wonderboy given the fact na kababalik niya lang din from long inactivity. Matatanda ang magiging undercard sana si Martin ng bakbakang Casimero versus Ngitumba noong May 13, 2023. Ngunit ang dahil nga sa rib injury ay hindi ito natuloy. Wala sa ranking si Oscar Duque, bali magiging tune-up fight lang ito ni Carl James Martin. Sa ngayon ay top 4 sa IBF at top 9 sa WBO ang rankings ni Martin. Kung magtuloy-tuloy ang panalo ay pwede na siyang ibangga sa mga top contender ng 122-pound division. Shoutout muna tayo sa mga pogi nating mga trops. Yun lamang po at maraming salamat.